magsusulat muna kami sa aming colleagues na mag-explain bakit hindi niya magawa-gawa i-process yung kanyang expired travel authority. Negros Oriental Representative Arnulfo Teves Jr. binigyan ng 5 araw ng House Committee on Ethics para magpaliwanag o bumalik ng bansa. The Department of Tourism is gravely concerned about the negative impact that the oil spill. Negatibong epekto ng oil spill sa turismo sa mga apektadong lugar, ikinababahala ng Department of Tourism. 7 respondents sa kaso ng pagkamatay ng Adamson University student na si Jan Mateo Salilig dahil sa hazing, pinakakasuhan na ng Department of Justice. Dali, ribosura! Saan? Under oath ka! Tapos, nagsisinungaling ka sa harapan ko! 2 miyembro ng Philippine National Police o PNP Drug Enforcement Group na sangkot sa nakumpiskang 990 kilograms ng shabu noong Oktubre, pinatawa ng contempt ng Senado. Facebook owner Meta magbabawas ng 10,000 staff. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita, pinagpapaliwanag ng House Committee on Ethics and Privileges si Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Teves Jr. kung bakit hindi pa rin ito bumabalik ng bansa kahit napaso na ang travel clearance nito noong March 9. Binigyan ito ng komite ng 5 araw para sumagot o umuwi na ng bansa. Ito ang balita ni Aileen Cerudo live. Aileen, ano ang susunod na gagawin ng komite sakaling hindi pa rin sumagot si Congressman Teves sa loob ng 5 araw? Yes, June, magkakaroon ulit ng kasunod na meeting ang House Committee on Ethics and Privileges kung hindi pa nga rin sumagot si Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Teves Jr. Dito nga sa nasabi ni meeting na pag-uusapan nila kung ano ang magiging rekomendasyon ng komite sa issue na kinakaharap nga ng mambabatas. Nagsagawa ng isang closed-door meeting ang House Committee on Ethics and Privileges upang talakayin ang hindi pagdalo ni Representative Teves sa mga sesyon sa Kamara mula nga ito na mag-expire ang travel authority clearance ng mambabatas noon pang March 9. Ayon kay Ethics Committee Chair at Co-op NATCO Party List Representative Felimon Espares, nasa ilalim na ng jurisdiksyon ng komite ang issue ng expired travel clearance ni Teves. Susulat muna kami sa aming colleagues na mag-explain bakit hindi niya magawa-gawa i-process yung kanyang expired travel authority. And might be on the next move, we will be hearing his side also. Binigyan nga ng komite si Representative Teves ng 5 araw para sumagot, magpaliwanag o umuwi ng bansa sa gitna ng mga isyu na kinakaharap nito. Posible namang masuspinde o mapatalsik sa Kongreso si Teves kung hindi pa rin tutugon. Nilinaw naman ni Representative Espares na dedepende pa nga rin ito sa desisyon ng komite. Tiniyak naman ito na kung anuman ang magiging desisyon, naaayon ito sa tamang proseso. Nanawagan naman si Espares kay Teves na bumalik na ng Pilipinas at harapin ang mga isyong kinakaharap nito. I will exert my effort with him, no, na mag-explain din with this committee, pero ang una talaga nating panawagan sa kanya is harapin niya ang mga sinasabi dito na mga parang mga allegations. Kung kaya sana talagang mag-report sa dito sa House to explain with the Speaker personally. Yes, June, dinagdag pa nga ni Representative Espares na posible pang mabigyan ng palugit si Teves kung sakaling hindi man ito sumagot sa loob ng 5 araw. At napakipag-ugnayan na rin tayo sa legal counsel ni Teves, ngunit no comment muna sila as of today. At yan muna ang latest. Balik sa'yo, June. Aileen, hindi pa ba sapat yung ginawang pagtawag ni Congressman Teves kay House Speaker Martin Romualdez kahapon
para dito sa sinasabi na yung pagpapaliwanag na yan? O kailangan pa talaga na sumulat o sumagot doon sa liham ng committee? Yes, dahil under na nga sa jurisdiction ng House Committee on Ethics and Privileges, kapag natanggap na ni Teves ang sulat ng mismong komite, kailangan din itong sumagot via written letter din. Alright, maraming salamat, Aileen Cerrudo. Nilinaw ng Philippine National Police na apat lamang ang police escorts ni Negros Oriental Governor Ruel Degamo. Paliwas ito sa nababalitang mayroon itong anim na police escorts at isa lamang ang pumasok noong araw na pagbabarilin ang gobernador. Ito ang balita ni Leia Ilagan. We want to make it clear na apat lang po yung nakadetail po na PNP personnel kay Governor Degamo. At ito po ay relyebuhan, shifting po sila. Inamin ng Philippine National Police na isa lamang ang naka-duty na police escort ni Negros Oriental Governor Ruel Degamo noong araw na mapatay ito. Ngunit paliwanag ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, dalawa talaga dapat ang duty noong araw na yon. Ngunit late na nakapasok ang isa sa mga ito. Apat kasi aniya ang kabuuang naka-detail sa gobernador, ngunit shifting ang kanilang pasok. Ang asawa ni Governor Degamo, sinabing apat din ang pulis na nagbabantay sa gobernador. Dati, dalawa ang puli, dalawa or apat lang. Parang basta may nadagdag, naging seven. So I think 2+4 siguro ganun. Meron silang schedule na hindi rin ako masyadong basta paglalabas yung isa, parating na yung isa. Parang ganyan yung. May pulis din aniya sa bahay nila noong panahon na nangyari ang krimen. Bukod kasi sa gobernador, mayroon ding police escort ang kanilang anak at pamangkin na board member. They are there, yung ibang police niya. Pero yun na nga, hindi ko ma-memorize kung at the time na binaril siya, if they were really in the area, if that is what we are trying to Pero definitely, may police doon sa area namin. Gusto ko rin malaman na if yung sa list, talaga bang sila'y nag-duty or tama, o kung yung sa list, yun ba yung binigyan ni Ruel ng dalawa papunta doon sa pamangkin niya, dalawa papunta doon sa anak ko? Sagot ng PNP, iba ang apat na police escort ni Governor Degamo sa naka-detail sa asawa at kapamilya nito. Noong mga nakaraang araw, marami ang kumestyon at nais na paimbestigahan ang umano'y hindi pagre-report sa trabaho ng 5 sa umano'y 6 na police escort ng gobernador noong March 4, ang araw kung saan sinugod at pinagbabaril ng mga suspect na pawang mga ex-army si Governor Degamo. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 5 pa lamang ang suspect na naa-account ng Philippine National Police kaugnay sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo. Ito'y taliwas sa naunang napabalita na mayroon ng 6 na nahuli at napatay na mga suspect. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, 4 sa mga suspect ang hawak na ng National Bureau of Investigation at ang panglima ay ang unidentified na napatay sa hot pursuit operations matapos ang pamamaril kay Governor Degamo. Base sa impormasyong nakalap ng Joint Task Force Negros, nakilala ito na si Arnil Libradilla mula sa Sitio Awang, Barangay Atotes, Bindoy, Negros Oriental. Sinasabing dating miyembro ng New People's Army, si Libradilla base sa naging revelasyon ng mga kapwa suspect sa pagpatay kay Governor Degamo. Inaalam naman ng PNP ang background ni Libradilla. Yung background po nitong napatay po na suspects nga po ay nakikipag-ugnayan tayo ngayon sa counterparts natin sa AFP para ma-share po nila yung information na natatanggap po nila regarding dito nga po sa napatay na suspect. But as far as his father is concerned, ay wala naman po siyang nababanggit doon sa background po ng kanyang anak. Isang special panel of prosecutors ang bubuuin ng Department of Justice upang humawak sa mga kasong may kinalaman sa pagpaslang kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo. Ayon sa DOJ,
Utos mismo ito mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang balita ni Dante Amento. He wants the Negros Oriental situation stabilized and resolved. Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maayos ang sitwasyon sa Negros Oriental at marisolba ang mga kaso sa pagkamatay ni dating Negros Oriental Governor Ruel Digamo at walo pang mga sibilyan. Kaya ipinag-utos nito sa Department of Justice na bumuo ng isang special panel of prosecutors na hahawak sa mga kaso kaugnay ng pagpaslang sa gobernador. Ayon kay Justice Secretary Crispin Rimulya, pag-aaralan ng maigi ng panel ang isasampang mga kaso. That's an instruction of the President to make sure that a panel that's skilled at this level of skill is ready there to evaluate the cases so that no stones will be left unturned in solving these problems. Sa ngayon ay nasa proseso na ito ng case build-up para maging matibay ang mga kaso na ihahain sa korte. Marami na rin persons of interest sa krimen ang tinitingnan ng mga otoridad. Ayon pa sa Department of Justice, nasa halos 10 murder at 15 frustrated murder charges ang inaasahang maisasampa kaugnay ng Digamo assassination. Because that's what we do. We have to assess every move that we make and we have to make sure that we follow the law at every step of the way. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa iba pang balita, iniimbestigahan ngayon ng Philippine Coast Guard ang Certificate of Public Convenience o CPC at iba pang mga dokumento na mayroon ang may-ari ng lumubog na MT Princess Empress na siyang ipinipresenta nito para payagan na makapaglayag ang motor tanker. Giit ng PCG, may CPC na ipinakikita sa kanila ang may-ari ng MT Princess Empress kaya't pinapayagan nila itong makapaglayag taliwas sa sinabi ng Maritime Industry Authority kahapon sa pagdinig ng Senado na wala pang amended permit ang barko. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. Ang sinasabi ng mga tao namin dun sa ground, we relied on the CPC para payagan yung barko na maglayag. And in several occasions, yun yung sinabit ng may-ari ng barko sa Philippine Coast Guard. Nanindigan ng Philippine Coast Guard na may Certificate of Public Convenience ang may-ari ng lumubog na MT Princess Empress kaya't pinayagan ito na makapaglayag. Taliwas ito sa naging pahayag kahapon ng Maritime Industry Authority na walang amended permit ang naturang barko. Ayon kay PCG spokesperson Rear Admiral Armando Balilo, makailang beses nang dumaong ang MT Princess Empress at sa tuwing iniinspeksyon ito ng PCG, ay may inipapakita naman silang CPC. Ito ang nagsisilbi nilang batayan kaya't pinapayagan pa rin na makapaglayag ang barko. Para sa PCG, tila naipit sila sa sitwasyon kahapon kung saan sinabi ng Marina na wala pang inaaprubahang amended CPC sa kumpanyang may-ari ng motor tanker. Tama, kami yung naipit eh, kasi parang lumalabas walang CPC. Pero in truth, merong sinasubmit sa amin at yun nga yung pinangahawakan namin. Sa pagdinig kahapon, sinabi ng Marina na kulang pa umano sa mga dokumento ang RDC Reeled Marine Services Incorporated kaya't hindi pa inaaprubahan ang kanilang amended CPC. Ayon sa RDC, nag-apply sila ng amyenda sa kanilang CPC noong November 2022 para maidagdag sa kanilang opisyal na listahan ng bagong billing oil tanker. Pero pag-amin ng kumpanya, nakapaglayag na ng 9 beses ang MT Princess Empress bago lumubog noong February 28 kahit na wala pa ito sa amended CPC. Dahil dito, iimbestigahan ng PCG ang mga franchise document ng MT Princess Empress. Ngayon, kung sasabihin na ito is spurious or walang katotohanan itong CPC, it's up to the company to prove otherwise. Basta sa amin, ito yung pinanghawakan namin at ang feeling at ang sa amin lang, may presumption of regularity. Meron na kaming nakikita, no? Pero iniimbestigahan pa namin, may instruction kahapon na paimbestigahan dahil may mga, una parang yung pirma, ano ba to, original sign, tapos yung marina ba ay mag-a-agree dito. Parang initially kasi mayroong denial yung marina eh, tapos may denial din kahapon yung may-ari ng barko sa Senate na for approval pa yung CPC. Eh ano tong binibigay nyo sa amin?
pagka naglalaya kayo. That has to be explained by the owners. Kasama rin sa iimbestigahan ng PCG kung na-inspeksyon ng tama ng kanilang boarding team ang motor tanker bago ito pinayagang maglayag noong February 27. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sinusuri ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang tubig sa lugar na nagkaroon ng oil spill sa Mindoro. Ayon sa ahensya, posibleng may mga lugar pa na hindi kontaminado at maaaring pangisdaan. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Sa lalawigan mismo ng Mindoro at mga karatig na lugar, inaasahan natin na may magkakaroon ng kakulangan sa supply. Ang pagbabawal sa pangisda sa lugar na nagkaroon ng oil spill ay nagresulta ng kakulangan sa supply ng isda. Ilang mangisda na ang dumadaing dahil walaan nila silang mapagkunan ng panggastos, kaya't posibleng mapilitan na sila na pumalaot. Pero ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, tinatapos na lamang nila ang pagsusuri sa tubig sa lugar para malaman kung may mga maaari pang pangisdaan sa lugar kung saan tumagas ang langis. Makakatulong nila ito sa pagdedesisyon ng mga lokal na pamahalaan kung maaari pang payagan ng mga mangisda na muling makapaghanap buhay. Kasi kailangan talaga science-based yung pagdedesisyon, ano, hindi naman naiintindihan natin na talagang apektado ng kabuhayan ang kabuhayan ng mga mangisda, pero siyempre concerned din po natin yung kaligtasan ng publiko, na masiguro natin yung nakikuhang isda doon, yung tubig doon sa lugar ay ligtas para sa pangingisda. Una nang sinabi ng BFAR na naglaan na sila ng 4 na milyong piso para magamit na kapital ng mga apektadong residente sa pagtitinda ng isda. Nilinaw naman ng BFAR na hindi gaano makaapekto ang oil spill sa pangkalahatang supply ng isda sa bansa. Yung commercial fishing vessels doon sa mga lugar na yun ay pumapalaot pa rin naman sila dahil yung kanilang fishing area ay malayo naman doon sa kung saan talaga nagkaroon na ng mga oil slick, ano. Samantala, ayon sa BFAR, aabot sa 95% ang kasapatan ng supply ng isda ngayong taon sa bansa, at ilan sa mga dahilan ng pagbaba ng huli ay ang overfishing. Hindi rin nila basta makapalaot ang mga mangisda dahil sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Kaya naman naglaan ang pamahalaan ng 489 million pesos ngayong taon para sa fuel subsidy. Ano to, discount card ito, in the form of discount card. I think entitled ang bawat mangisda, registered fisherfolk ha, na 3,000 pesos subsidy. Ayon sa BFAR, palalakasin pa ang produksyon ng aquaculture para mas madagdagan ang supply ng isda gaya ng bangus at tilapia. Tinitingnan din yung ating mga abandoned and utilized fish ponds under the fish pond lease agreement. Lalagyan na natin ng stocks. Magpapatayo din ang gobyerno ng mga cold storage at iba pang pasilidad para mabawasan ang mga nasasayang na isda. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Itinanggi ng mga dating pinuno ng Philippine Drug Enforcement Agency ang umano'y pamumursyento ng mga informant sa nakukumpiskang iligal na droga bilang reward. Samantala, pinatawa ng contempt ng Senado ang dalawang miyembro ng Philippine National Police o PNP Drug Enforcement Group na sangkot sa nakumpiskang 990 kilograms ng shabu noong Oktubre. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Masakit sir yung deny vouch. Kasi sir, ang haba ng trabaho natin eh. 20 years ako sa PIDEA and never naging kalakal namin yan sir. Sa loob ng 20 taon sa ahensya, walaan niyang na-encounter si dating Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA Director General Wilkins Villanueva na informant na nanghihingi ng bahagi ng nakumpiska nilang droga sa mga operasyon. Ipinahayag din ito sa Senate hearing na hindi sila basta-basta dumidepende sa mga nagbibigay ng impormasyon, lalo at sensitibo ang isyong ito. Nag-DG ako. Structured sir ang anti-drug operation natin. So we are not really dependent on informants. Dapat yung anti-drug operation should be intelligence-based.
yung pinaghihirapan ng ahente. Ang mga sinundan ni Villanueva na sina dating PDEA Director Generals Aaron Aquino at Isidro La Peña, itinanggi rin na nagkaroon ng kalakaran ng porsyentuhan ng droga sa mga impormante noong panahon nila. It's hurtful, it's saddening, and I'm more than angry. Definitely, sir, hindi mangyayari yun. With due respect to DG Lasso, totoo lang, sir, kung mangyari sa akin yun, pupusasan ko talaga yung dalawa na yun kung sino man yung mga tao niya. Kasi parang kakapal ng mukha, sir, eh. Parang ang lakas ng loob lumapit sa isang director general to make an offer. Not in my under my watch, Your Honor. Pag may mga raid, sumasama ako dyan, eh. And it was in my time also that I saw ano pang kailangan gawin. That's why we requested for those yung body cam. Pero ang kasalukuyang hepe ng PDEA na si retired Police General Moro Virgilio Lazo na kwestiyon ng ilang senador kung bakit hindi agad pinaimbestigahan ang informant na nakaharap niya na umano'y nang hihingi ng drug reward kapalit ng mga impormasyon. At harap-harapan mo na nandyan na sinabi sa iyo na ang kalakaran dito sa PDEA, sino sa PDEA? You should have asked that. Nagtataka lang po ako bakit po hindi niyo po natanong yon. I hold you responsible for your disclosure. Dapat na-realize mo na you are the PDEA director and yung ginawa ng revelation is a violation of law. Sana luapin mo, sir, ngayon. Hanapin mo yung tao na yon at sabihin mo, tumayo ka sa state witness, alagaan ka ng gobyerno. Yes, Your Honor. We'll try to get in touch with them and talk to them, Your Honor. Ayon kay Lazo, batay umano sa nakausap niyang informant, hindi lang daw ito sa PDEA kalakaran, kundi pati na sa Philippine National Police o PNP. Kinumpirma ni PNP Criminal Investigation and Detection Group o PNP CIDG Director Brigadier General Romeo Caramat na may nag-alok din umano sa kanila nito noong siya pa ang pinuno ng PNP Drug Enforcement Group o PDEG, ngunit hindi anila ito pinahintulutan. During the time of your MISDA, General Gamboa, I told him my offer that for every kilo na makuha namin, babayaran namin ng 50,000 pesos. So that's what we did. Dahil nung panahon ni PRRD, medyo maganda yung suporta sa drug campaign. So open kami. Samantala, pinatawa naman ng contempt ang dalawang miyembro ng PNP Drug Enforcement Group na sinasabing sangkot sa pagtatago ng 42 kilograms ng shabu mula sa nakumpiskang 990 kilograms sa Maynila noong October 2022. Sila sina Police Staff Master Sergeant Jerwin Rebusora at Police Master Sergeant Lorenzo Catarat. Ito'y matapos itanggi ng mga polis na sila ang nakita sa CCTV na nagkarga ng nawawalang droga at itinanggi rin na handler sila ng impormante. So ngayon, sir, nung nagkausap kami ni Rebusora, ang naging arrangement namin, sir, idadalihin niya dun sa headquarters. At sabi ko, di okay, sabi kong ganun. Kaya lang, sir, nung... Dali, Rebusora, under oath ka, tapos nagsisinungaling ka sa harapan ko na hindi kayo yung kumuha. Ngayon, kayo nagbalik ng Cebu. Kayo nag-uusap na i-surrender yung Cebu. Niluloko mo ba ako? Ha? Itinurn over na sa kustodiya ng Office of the Senate Sergeant-at-Arms ang dalawang pulis. Ayon kay Senator De La Rosa, mananatili dito sa Senado ang dalawang pulis depende sa magiging diskresyon ng komite at hanggat nagpapatuloy ang investigasyon ng Special Investigation Task Group ng Pambansang Pulisya. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsumite na kahapon ang apela o appeals brief ang pamahalaan ng Pilipinas sa Appeals Chamber ng International Criminal Court o ICC. Hiniling ng pamahalaan sa ICC na suspindihin ang pag-iimbestiga sa war on drugs ng bansa habang wala pang desisyon ang apela ng Pilipinas. Bukod dito, nais din ng Pilipinas na bawiin ang pagpayag ng ICC pre-trial chamber kay ICC Prosecutor Karim Khan na muling buksan ang investigasyon. Iginiit ng pamahalaan na nagkamali ang pre-trial chamber sa desisyong ituloy ang pag-iimbestiga sa kampanya kontra illegal na droga. Mayroon namang umiiral na investigasyon sa bansa at nakahanda itong usigit ang mga nagkasala sa batas. Napatunayang guilty beyond reasonable doubt ng Quezon City Regional Trial Court ang mga miyembro ng Dominguez Carnapping Syndicate
kaugnay sa pagpatay sa car dealer na si Venson Evangelista noong 2011. Kaugnay nito ay hinatulan sila ni QCRTC Branch 215 Judge Rafael Hipolito ng hatol na reklusyon perpetua. Ayon naman sa abogado ng mga akusado, magpa-file sila ng motion for reconsideration sa naging desisyon ng korte. Si Evangelista ay natagpo ang sunog ang katawan sa Nueva Ecija. Tiniyak ng lokal na pamahalaan ng Baguio City ang pagbibigay ng tulong sa mga vendor na naapektado ng malaking sunog sa pampublikong palengke. Samantala, mga vendors pansamantalang nagtitinda sa gilid ng pampublikong kalsada sa public market. Ito ang balita ni Grace Flores. Mahirap, madam, tabak to zero kami lahat. Walang natira sa amin lahat sunog. Ito na lang mga taninda namin. Hindi na halos alam ni Vicenta Canao paano magsisimula ulit. Kung dati, maayos ang pwesto nila sa Block 3 sa Wagwagan section ng Baguio City Public Market, ngayon, nasa gilid na lamang sila ng kalsada nagtitinda. Ayon kay Aling Vicenta, nasa 100,000 pesos ang halaga ng kanilang panindang damit at sapatos ang nilamon ng apoy. Dobling hirap din ang nararanasan ni Aling Tessie. Bukod sa nasunugan, kinakailangan pa nitong magbilad sa mainit na araw para lang makapaghanap buhay at kumita upang may ipangtustos sa araw-araw na pangangailangan. Mahirap, mainit, pagod, nababad kami sa init. Tapos hindi kami makapagtinda ng maayos kasi hindi namin alam paano namin iaayos yung mga paninda namin, latag-latag na lang. Sa tala ng lokal na pamahalaan ng Baguio, nasa 1,700 stalls ang naapektuhan ng sunog nitong March 11. Aabot sa humigit kumulang sa 24 million ang halaga ng natupok ng apoy na malaking bahagi ng Baguio Public Market sa Block 3 at 4. Kabilang na ang tindahan ni Aling Vicenta at Aling Tessie. Ganito ngayon ang sitwasyon ng mga tindera dito sa Baguio Public Market. Mahirap pero tis-tis muna daw dahil kailangan nilang tiyagain para sa pamilya ay meron silang maipakain. Mahirap na mahirap kasi halos lahat na sunog. Nawalan kami ng kita ng ilang araw kasi hindi kami rin nakapagtinda. Lugi po talaga. Kasi siyempre, mamumuhunan ulit kasi nasunog na lahat yung mga puhunan, mga paninda. Kaya naghahanap ulit kami ng mga kwan, makukuha na ng puhunan. Nangako na ang city government ng Baguio na magbibigay ng tulong sa mga affected vendor ng malaking sunog sa public market. Ang Department of Social Welfare and Development Baguio nakapamahagi na rin ng nasa 2,000 family food packs sa apektado ng sunog. Ngayong linggo ay inaasahan na maibibigay ang financial assistance sa mga negosyanteng nasunugan. Grace Flores, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tuloy-tuloy ang pamimigay ng tulong ng lokal na pamahalaan ng Davao de Oro sa Mindanao sa mga residenteng nasa evacuation center matapos magpatupad ng preemptive evacuation. Nasunog naman ang mahigit 10 hektaryang grassland tourist attraction sa Goa, Camarines Sur. At sa Bulacan, nasira ang vortex ng Bulo Dam. Ito ang balita ni Alan Manansala. Sa Davao de Oro, nasa evacuation center na ang nasa 526 na pamilya at mahigit sa 1,300 individual sa Davao de Oro. Kasunod ito sa ipinatupad na preemptive evacuation sa ilang barangay matapos makaranas ng matinding pagbaha sa lalawigan, bunsod ng walang tigil na pag-ulan dala ng low pressure area. Kabilang sa mga inilikas ay ang mga galing sa barangay Katipunan, Magsaysay at Magading. Nagpaabot na ng tulong ang provincial government ng Davao de Oro sa mga apektadong residenteng inilikas. Sa Camarines Sur, nasunog ang nasa 10 hektaryang grassland sa Cayabon Hills, Maysalay, Goa kahapon March 14. Nangyari ang insidente pasado alas 12 ng tanghali base sa impormasyong nakuha ng Bureau of Fire Protection, Goa. Gamit ang fertilizer sprinkler, manumanong inapula ang apoy na umabot sa first alarm. Walang naiulat na nasugatan o nasunog na bahay sa nangyaring insidente.
Gayunman, inaalam na ng mga otoridad ang sanhi ng grass fire. At sa Bulacan, ipinayag ni Region 3 National Irrigation Administration Regional Director Josephine Salazar na sira ang vortex vane ng Bolo Dam. Aniya, panahon pa ito ng Bagyong Karding nang magkaroon ng depekto. Subalit hindi naman ito nakaapekto sa operasyon ng dam. Hindi rin umano ito magiging dahilan para magdulot ng malaking pagba sa Bulacan. Ang Bolo Dam ang nagsusupply sa mga irigasyon para magamit ng mga magsasaka sa parting San Miguel at Doña Remedios Trinidad sa Bulacan at maging sa Nueva Ecija. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bumagsak ang isang U.S. military MQ-9 surveillance sa Black Sea dahil sa interception ng Russian jets. Bunsod nito, nagkaroon ng panibagong hidwaan ang Estados Unidos at Russia. Ito ang balita ni Sunny Cos. Based on the actions of the Russian pilots, it's clear that it was unsafe, unprofessional. And I think the actions speak for themselves. What we saw again were fighter aircraft dumping fuel in front of this UAV, and then getting so close to the aircraft that it actually damaged the propeller on the MQ-9. Nagkaroon ng isang panibagong diplomatic row sa pagitan ng Washington at Moscow. Ito ay matapos akusahan ng U.S. forces ang isang Russian jet ng sadyang pagbunggo sa isa sa mga drone nito dahilan upang bumagsak ito sa Black Sea. Itinanggi naman ng Russia na may kinalaman ito sa insidente. Ayon sa tagapagsalita ng Pentagon, dalawang Russian Su-27 jets ang nag-intercept sa unmanned MQ-9 Reaper drone sa international airspace. Nagbuhos din umano ng fuel ang Russian fighter plane sa US drone at lumipad sa harap nito bago tamaan ng isa pa sa mga jet na ito ang propeller ng aircraft. This incident demonstrates a lack of competence in addition to being unsafe and unprofessional. Babala naman ng US European Command peligro ang agresibong aksyon na ito ng Russian aircrew at posibleng magresulta sa miscalculation at hindi sinasadyang escalation. Nasa isang routine flight ang drone na naaayon sa international laws upang paigtingin ang European Defense and Security ayon sa command. Batay naman kay Russian Ambassador to the US Anatoly Antonov, provocation umano ang insidenteng ito matapos ipatawag ng US State Department kognay ng issue. Ipinahayag ni US National Security Council spokesman John Kirby na karaniwan na ang interception ng Russia sa Black Sea. Subalit unique aniya ang insidente dahil sa pagiging walang ingat at unprofessional nito. Kinumpirma naman ng NATO diplomats sa Brussels ang insidente subalit iginiit na hindi nila inaasahang magbubunga ito ng agarang pagtatalo. Pinangangambahan ngayon ng international analyst ang escalation sa pagitan ng dalawang bansa matapos ang insidente. Sunny Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ilang oras na grounded sa Johannesburg's airport sa South Africa ang isang Singapore Airlines flight kahapon dahil sa isang bomb threat. Kinumpirma ng airports company South Africa na nakatanggap ito ng tawag na nagsasabing may bomba umano sa Singapore Airlines flight SQ-478. Nakatakdang lumipad ang eroplano mula Johannesburg patungo sa Cape Town Martes ng umaga. Sa pahayag ng OR Tambo International Airport sa Johannesburg, ini-activate agad ang emergency services kasama ang Fire and Rescue at South African Police Service. Subalit pagkatapos naman ng security checks, umalis din sa Johannesburg ang eroplano matapos ang 5 oras na delay. Tampok ngayong araw sa Google Doodle ang Filipino food na adobo. Ayon sa head ng Communications and Public Affairs ng Google Philippines na si Mervin Wenke, naging mahalagang bahagi na ng mga Pilipino ang naturang putahe. Ito ay isang well-loved comfort food at ang pagkaka-feature dito ng naturang search engine ay may ituring na isang Pinoy pride moment.
Itinuro na ng Japan Disaster Relief Expert kung paano gamitin ang dalawang uri ng boom mula sa Japan na pamigil sa tumagas na langis na maaaring muling kumalat sa mga baybayin na una nang nalinis. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale, live! Ryan, ano ang klase ng boom o pamigil ng oil spill na ito mula sa Japan? Magandang gabi, June. Oil snare at oil catcher. Ito ang tawag ng Japanese expert na nadala nilang gamit na maaaring pamigil sa langis para hindi na muling kumalat. Susubukang gamitin ng sa bayan ng Pola, Oriental Mindoro ang dalawang boom mula sa Japan. Gawa ito sa nylon ang mga ito kaya kumakapit ang langis dito. Maaaring ilagay sa shoreline at sa mismong karagatan. Kanina ipinakita ng mga eksperto mula sa Japan kung papaano ito gamitin. Ayon kay Mr. Takuru Joyama mula sa Japanese Coast Guard National Strike Team, nagamit na nila ang teknolohiyang ito mula sa oil spill sa Japan. Ang isang 50 meters na oil snare ay may bigat na 7 kilo, pero pag napuno ito ng langis ay aabot sa 400 kilo ang timbang nito. Mayroon silang donasyon na 50 bucks ng oil snare o katumbas ng haba na 750 meters. Nagpapasalamat naman ang alkalde ng Pola sa tulong na ito mula sa Japan. Kanina kasi nung nasa aerial ako, nakita ko yung buong barangay natin ng Tigihan and papuntang Puting Kakao. Nandun yung parang yung oil na manipis na oil. So nakikita ko from afar, from sa taas. And so iniisip natin kung kailangan na natin ilagay yung technology ng Japan para at least matanggal din yun. Makakatulong din kasi yun talaga eh. Maganda kasi yung kanilang technology. Samantala, kanina ay namahagi ng food packs ang DSWD sa apat na barangay sa bayan ng Pola. Ito ang barangay Buhay na Tubig, Bakawan, Misong at Tagumpay. Umabot sa 1,300 ang ipinamigay na food packs sa mga residente. Umabot na rin sa mahigit 150 ang nagkakasakit dahil sa oil spill. Nasa mahigit 1,000 sako at 20 drum na rin ang langis na nakokolekta ng Philippine Coast Guard mula dito sa mga baybayin dito sa Oriental Mindoro. Balik sa iyo, June. Oh, Ryan, ito bang oil snare at oil catcher ng Japan ay reusable? Ibig sabihin, pwede muling magamit? Hindi na, June, pag nagamit na ito kasi mapupuno na ito ng langis. Kakapit na yung langis dito, no? Kaya hindi na ito magagamit ulit. Ibig sabihin talaga, hindi na pwede hugasan niya pagka nakakatch na siya ng mga oil slick. Hindi na, June. Pagka nagamit na ito, didispose na yan, ilalagay sa isang drum dahil yung langis na kumapit dito, June, kontaminado na yon. Hindi na pwedeng yung mga gamit na gaya nito ng oil snare ay hindi na pwedeng gamitin ulit dahil kontaminado na ito ng langis. At isa ka sa kagandahan nito, June, sabi nga ng Japan expert kanina, dahil pinag-aralan din nila yung ginagawa nating improvise na mga boom. Itong oil snare nila, pagka hinatak ito, yung langis wala nang tutulo, no? Wala nang maiiwan. Yung langis na kumapit dito, makukuha lahat 'yon. Pero yung ginagamit natin na mga improvise ngayon, gaya ng mga niyog, pagka kumapit doon yung langis at hinila yon, ang tendency merong maiiwan sa tubig, merong tutulo pa sa tubig. So isang proseso na naman yon para tanggalin yung mga langis na yon. Pero yung bang ibibigay ng Japan na sinasabi mong 50 bucks ba yun, Ryan, ito ba'y sapat o kailangan pang dagdagan ito ng Japan o bibili na tayo after nito?
Hindi ito sasapat, June, dahil nasa 750 meters lang ang ibinigay, po, ibinigay nila dito sa Oriental Mindoro. Sabi ng Japan, kung mauubos ito, sana ay mag-donate sila ulit, June. Alright, maraming salamat, Ryan Lacanlale. Samantala, minamadali na ng lokal na pamahalaan ng Lobo, Batangas ang paggawa ng oil spill boom na planong ilatag bukas. Posibleng kasing bukas o sa Biyernes, inaasahang makakarating sa karagatang sakop ng Lobo ang ilang bahagi ng tumagas na langis mula sa MT Princess Empress na lumubog sa Nauhan Oriental, Mindoro. Ito ang balita ni Benedict Samson. Yun po, nakipag-coordinate po kami sa aming 10 coastal barangay at ang naisip po nga agad namin is yung improvised absorbent barriers namin na gawa po sa mga bunot. Kasi yun po yung isa sa mga products na meron ng bayan ng Lobo. Puspusan na ang lokal na pamahalaan ng Lobo, Batangas sa paggawa ng mga improvised oil spill boom na magiging pananggas sa tumagas na langis mula sa Nauhan Oriental, Mindoro. Gamit ang mga giniling na bunot ng nyog, tulong-tulong ang mga tauhan ng Lobo LGU sa paggawa ng improvised absorbent barriers na makatutulong sa pagsipsip sa tumagas na langis. Base sa naging obserbasyon ng UP Marine Science Institute, nagbago ang direksyon ng oil spillage. Kaya bukod sa bayan ng Siam na Bayan sa Oriental Mindoro, posible maapektuhan na rin ang Verde Island patungo ng Lobo at Batangas City sa Batangas. Dahil sa mabilis na pagkalat nito, sisikapin ng Lobo, Batangas LGU na maikabit na bukas yung mga oil spill boom na pipigil sa pagkalat ng langis sa mga pangpang. From the data na nakukuha namin and then the reported data we gathered from the Marine Science Institute, Verde Island Passage sa 16 siya tomorrow. Kaya agad-agad nag-convene kami. Kasi mabilis din lang daw yun na kung sakaling mag-i-spread talaga, hindi mako-control from there, ay 16 to 17, maaaring nandito sa amin din, together with Batangas City. Ayon kay Lobo MDRRM Officer Enrico Josmillo, nasa 10 coastal barangay sa Lobo, Batangas ang posibleng maapektuhan sakaling mapadpad ang tumagas na langis. So for the meantime, magkakanda kami ngayon ng assessment, how many will be the affected. So those 10 barangays, marami dyan fisher folks, maasa sila sa isla. Kung hindi sila makapangisda, of course, mawalan trabaho. Paghahandaan na rin ng lokal na pamahalaan ang mga personal protective equipment o PPE na gagamitin sa paglilinis. Samantala, nananawagan din ang Lobo LGU sa ating mga kababayan ng donasyon gaya ng lubid, bunot o coconut husk, dayami, gamit na plastic bottles, used clothes at sako. Kahapon ay nakakuha na ng water sample ang Lobo Municipal Environment and Natural Resources o MENRO at inaasahan na sa loob ng 1 hanggang 2 araw ay lalabas ang resulta ng ginawang pagsusuri. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ikinababahala ng Department of Tourism ang negatibong epekto ng oil spill sa turismo sa mga apektadong lugar. Tiniyak naman ng DOT na nakikipag-ugnayan sila sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan para sa suporta na maaaring iabot sa mga apektadong tourism worker. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. The Department of Tourism is gravely concerned about the negative impact that the oil spill has had and can still have on our tourism destinations and our local communities. Sa gitna ng inaasahang pagdagsa ng mga turista sa pagsisimula ng tag-init, labis na nag-aalala ang Department of Tourism sa epekto ng oil spill sa industriya ng turismo. 61 tourist sites na kasi ang naapektuhan sa 5 munisipalidad sa Oriental Mindoro, puntod ng naturang sakuna sa baybay ng nalawigan. Kaugnay nito, nakikipag-ugnayan na mga DOT regional office sa mga lokal na pamahalaan, Coast Guard at iba pang kaukulang ahensya. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, nais nilang matiyak na maibsan ang negatibong epekto ng oil spill sa panig ng turismo. Well, social protection is of course very important for tourism frontline workers and we have existing social programs for this purpose that are provided by the DSWD as well as the DOLE. And we shall and are coordinating with these agencies to provide assistance to our tourism workers.
Dagdag pa ni Frasco, naghahanda na rin sila sakaling umabot ang oil spill sa mga pangunahing tourist destination gaya ng Boracay. So preparations have already been made through collaboration as well by our regional office just to anticipate any spill that may go there, though I'm not in a position to say whether it will. Nilinaw naman ng DOT Mimaropa Regional Office na nananatiling bukas sa mga land-based tourist sites sa mga apektadong lugar. Kabilang na dito ang iba pang tourist spots, partikular na sa hilagang bahagi ng Mindoro. Paliwanag ni DOT Mimaropa Regional Director Azucena Palugna, tanging kinansila lang ni Oriental Mindoro Humerlito Dolor ang mga water-based activity na apektado ng oil spill. We are still optimistic about the situation. We still have a lot of tourist attractions in the area. And I would like to emphasize as well that the heart and soul of our tourism attraction in Oriental Mindoro is Puerto Galera. And we are still open for business. So we don't have any cancellations. All the activities are still being pushed through. Sa kabila nito, tiniyak naman ng DOT na may manghakbang na rin ay sinasagawa ang mga otoridad sakaling umabot ang oil spill sa Puerto Galera at iba pang tourist destination. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Opisyal nang tinapos ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang search and rescue operations sa RPC-1174 o Cessna Plane 206 na bumagsak sa Sierra Madre sa bahagi ng Divilacan, Isabela noong January 24, 2023. Kasunod ito ng matagumpay na pag-uwi kahapon sa mga labi ng piloto at ng limang pasahero nito. Lifted na rin maging ang Notice to Airmen o NOTAM na pansamantalang ipinatupad dahil sa isinasagawang paghahanap sa nawawalang eroplano. Sinabi rin sa memo na nasa crash site na ang dalawang investigador ng Aircraft Accident Investigation and Inquiry Board o AAIIB ng CAAP para magsagawa ng field investigation bunsod ng nangyaring insidente. Kasama rin sa site upang magbigay ng tulong at seguridad ang mga tauhan ng 95th Infantry Battalion, PNP Divilacan at Rescue 314. Sa iba pang balita, naniniwala ang isang security analyst at dating Deputy National Security Advisor na magsisilbing game changer sa sitwasyon sa West Philippine Sea ang nuclear-powered submarine deal ng United Kingdom, United States at Australia. Maging ang partnership ng tatlong major powers sa Indo-Pacific region ay maaaring anyang makapagbago ng sitwasyon sa South China Sea. Ito ang balita ni Nel Maribuho. It is really a game changer in the South China Sea because of the intention of the three parties to cooperate in their maritime patrol in the area. Itinuturing a powerful partnership ang trilateral security deal sa pagitan ng Australia, United Kingdom at United States. Kamakailan na isapinal ang tinawag na AUKUS Nuclear Submarine Deal. Sa ilalim nito, bebentahan ng US ang Australia nang hindi bababa sa tatlong submarine. Layon ng tatlong nasyon na isulong ang free at open na Indo-Pacific region. Ayon sa security analyst at dating Deputy National Security Advisor Professor Romel Banlawi, game changer ito sa sitwasyon sa West Philippine Sea. Nakakabahala rin anya ito dahil sa intensyon ng AUKUS. What is worrying about the AUKUS arrangement is its objective also to check China's growing influence in Asia. Ayon pa kay Banlawi, hindi rin tiyak kung mapipigilan ng tatlong malalaking bansa ang pambubuli ng China sa maliliit na bansa na claimants sa ilang bahagi ng South China Sea. That remains to be seen if China will be deterred by the efforts of these three countries. And in fact, what I am seeing is that China is provoked and even condemning the intention of these three major powers to work together against China. Maaari rin anyang maipit ang Pilipinas sa banggaan ng mga malalaking bansa sa riyon dahil kilala rin kaalyado ng Pilipinas ang Estados Unidos at Australia. The Philippines will be trapped amidst this mega power rivalry because we are an ally of the United States and
We're also a strategic partner of Australia, and we're also strengthening our security cooperation with the United Kingdom. These three major powers support our position in the West Philippine Sea. Sa ngayon ay wala pang reaksyon ng Malacañang sa bagong development na ito sa security pact sa pagitan ng Australia, UK at US. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Pinakakasuhan na ng Department of Justice ang 7 miyembro ng Tau Gamma Phi na idinawit sa hazing incident na nagresulta sa pagkamatay ng Adamson University student na si John Matthew Salilig. Ayon sa DOJ, may sapat na basihan para kasuhan ang mga ito ng paglabag sa anti-hazing law. Ito ang balita ni Dante Amento live. Dante, na isang panaba sa korte yung kaso at ano ang susunod na mga proseso diyan? June, ayon kay Department of Justice o DOJ Assistant Secretary Mico Clavano, maaring bukas June ay maisasampana sa korte yung kaso kaugnay nga sa pagkamatay ng isang Adamson University student na si John Matthew Salilig sa umano'y isang nangyaring hazing. Kabilang narito si Earl Anthony Romero alias Slaughter, Tung Cheng Teng alias Nike, at Daniel Pere alias Ting na sinasabing master initiator, uunang nagpaddle sa biktima. Ayon kay Department of Justice o DOJ spokesperson Assistant Secretary Mico Clavano, sa resolusyon ng panel of prosecutors noong nakaraang Lunes, may probable cause o sapat na batayan na kasuhan ang mga ito. As to their actual participation, Respondent Romero has stated that all 7 respondents, including himself, participated in the conduct of hazing. In particular, it was Respondent Perry who first paddled John. Ipaniliwanag din ng panel of prosecutors na yung mga tama po ng paddle ay yung cause ng pagkamatay po ni John Matthew Salilig. Lahat ng pinakakasuhan ay kasama sa nagplano at gumawa ng hazing na nagresulta sa pagkamatay ni Salilig. The responsibility is equally given by the prosecution, but the degree of guilt is determined by the courts. Ano lang yan, that's something that the prosecution has to do, is to bring them all before the bar of justice. May hiwalay na kaso rin dahil naman sa mga sugat na tinamo ng isa pang neophyte na si Roy Osmond de la Cruz kay 2 kasong kriminal o paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018 ang inaasahang isasampa sa Binyan City Regional Trial Court. Batay sa mga ebidensyang nakalap ng DOJ panel, nirecruit ng mga frontmen sina Salilig at de la Cruz kasama ang 2 pa at isinailalim sa initiation at welcoming rites sa Binyan City, Laguna noong February 18. Ayon pa sa panel, plinano at isinagawa ng mga ito ang hazing sa pamamagitan ng paddle sa mga recruit na nagresulta sa pagkamatay ni Salilig. 2 reklamo pa na may kinalaman sa hazing incident ang isinampa din dito sa DOJ nitong nakaraang Biyernes. Samantala, John, kabilang din sa binanggit ng Department of Justice na rekomendasyon daw ng panel of prosecutors dito naman sa Adamson University na sila ay magkaroon ng kanilang motto proprio. Ibig sabihin, sariling investigasyon dito nga sa insidente na hazing na ito. At ang layunin nito ay makapag-identify ng mga witnesses at ma-determine naman ang paaralan kung sino yung mga bibigyan ng karapatang disciplinary action. At kabilang din sa rekomendasyon ng panel of prosecutors ay asistihan o tulungan ng paaralan ang mga pulis para pa sa kanilang mas malalimang investigasyon. At dahil nga, June, itong mga respondent na ito ay nasa kustudiya ngayon ng PNP, inaasahan natin na hindi na sila kailangan pang isyuhan ng warrant of arrest kapag nakakita ng probable cause ang korte na sila nga ay kailangan ng arestuhin. At ayon pa sa Department of Justice, ang inaasahan na lang dito dahil nasa kustudiya na nga sila ng PNP ay kung sila ay talagang i-indict sa korte ay yun namang kanilang pag-file ng motion para sila ay makapag-piansa
at kung sila ay pagbibigyan ba ng korte. Yan ang ating balita mula dito sa DOJ sa Maynila. Balik sa June. Dante, meron pa bang mga personalidad na kailangan pang imbitahan o hanapin ang authorities na may kinalaman sa pagpatay kay John Matthew Salilig? Jun, matay nga sa pahayag ng Department of Justice, nasa 12 pa, kung di tayo nagkakamali, o mahigit 10. Pa Jun, ang hinahanap na persons of interest o masasabi na ating suspect dahil kasama na nga sila doon sa sinampahan ng reklamo dito sa Department of Justice nitong nakaraang Biyernes. At yun, ang sa latest naman na pahayag pa ng DOJ ay yung school, ang itong Adamson University, ay hinihingi nila ang kooperasyon para sila ay magsagawa ng kanilang sariling investigasyon. So titingnan natin dyan sa mga susunod pa na mga araw kung may mga iba pa bang pangalan na maaaring nga lulutang habang isinasagawa ang investigasyon dito sa nangyari ng umano'y hazing dito sa isang mag-aaral ng Adamson University. June. Maraming salamat, Dante Amento. Pinayagan ng Korte Suprema na makabiyahe abroad ang veteran journalist na si Maria Ressa sa ika-apat na pagkakataong nagpaalam ito sa Korte. Sa resolusyon ng Supreme Court First Division, pinagbigyan ng hiling ni Ressa na makapunta ng Canada, France, South Korea at Estados Unidos mula March 13 hanggang April 1. Pero may binigay na mga kondisyon ng Korte sa pagbiyahe nito. Isa na dyan ay bawal siyang magkomentaryo o talakayin sa publiko ang kanyang kaso at mga bagay na may kaugnayan dito. Kailangan din ng 100,000 pesos na cash bond para siya makabiyahe. Inatasan din ito ng Supreme Court na mag-abiso kung kailan siya babalik sa bansa sa loob ng 5 araw pagdating nito sa abroad. May nakabinbing apela si Ressa sa Korte Suprema matapos pagtibayin ng Court of Appeals ang hatol na guilty sa kanya para sa kasong cyber libel. Hindi pa makapagdesisyon ang Department of Information and Communications Technology kung magbibigay sila ng dagdag na palugit sa pagpaparehistro ng SIM cards. Batay kasi sa pinakabagong ulat ng kagawaran, nasa 25% pa lamang ng mga ginagamit na SIM card sa bansa ang nairerehistro, mahigit 1 buwan na lamang bago ang deadline. Ito ang balita ni Bernadette Tinoy. We won't reach 100% because maraming magvo-voluntary deactivate ng mga SIM cards. For example, yung mga ginamit for scams. Aminado ang Department of Information and Communications Technology o DICT na hindi 100% ang kakalabasan ng mga SIM card user na maire-register sa bansa. Ito ay dahil marami rin ang mga SIM card user na magbo-voluntaryong hindi i-register ang kanilang mga SIM cards. Kunwari, may 3 kang SIM card. Yung ngayon, because of the SIM registration law, most individuals would only register one and would voluntarily deactivate their 2 other SIM cards. Sa pinakabagong datos ng DICT, nasa 22,337,207 o mahigit 30% ng smart subscribers ang nakapag-register na. 20% o 18,030,042 subscribers ng Globe ang nai-register na rin. At 3,302,180 o 25% ng Dito Telecommunity. Kaya sa kabuuan ay naitala ang 43,669,429 SIM card users ang nai-rehistro na ayon sa ahensya. Ngunit ang naturang numero ay nasa 25.84% lamang ng kabuuang subscribers sa bansa. Mababa pa ito kung tutuusin dahil nasa 40 araw na lamang bago ang registration deadline. Ayon kay Undersecretary Anomel Lamendillo, pwede naman paluwigin ng DICT ang pagre-rehistro ng mga SIM cards. Ngunit hinihimok pa rin ang kagawaran ng publiko na mag-register na bago ang deadline sa April 26. We have not made a decision yet. We have the prerogative to extend it for another 120 days. Bernadette Tino, UNTV News and Rescue. Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magbabawas ng 10,000 staff ang Facebook owner na Meta
Ayon kay Meta Chief Executive Mark Zuckerberg, malaki ang naging epekto ng mataas na interest rates sa Estados Unidos, global geopolitical instability at pinaigting na regulasyon sa kumpanya. Ito ang balita ni Klein Singka. Inanunsyo na ng Meta na may-ari ng Facebook, Instagram at WhatsApp ang plano nito pag-aalis ng 10,000 staff. Ito ay kalawang wave ng mass layoff sa tech giant kasunod ng pagtatanggal na nasa 11,000 empleyado noong nakalipas na Nobyembre. Aminado si Meta Chief Executive Mark Zuckerberg na mahirap na pa siya ang pagbabawas na ito ng mga trabahante. Bukod naman sa 10,000 staff na aalisin, pananatilihin din ang 5,000 vacancies sa kumpanya. Sinabi pa ni Zuckerberg sa mga empleyado nito sa pamamagitan ng isang memo na naniniwala siyang nakararanas ng matinding pagbagal sa paglago ang kumpanya. Bunsod ito ng mataas na interest rates sa Estados Unidos, global geopolitical instability at pinaigting na regulasyon sa kumpanya. Kasalukuyan din nakararanas ng katulad na hamon ng iba pang mga tech companies gaya ng Google at Amazon. Ito ay kung paano babalansin ang cost-cutting measures at ang pangailangan ng manatiling competitive. Klein Singka, UNTV News and Rescue USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naipon ang tambak na basura sa mga kalsada sa Paris, France. Dahil ito sa strike ng garbage collectors, bunsod ng pension reform na isinusulong ni French President Emmanuel Macron. Ito ang balita ni Early Briones. Tambak na basura ang makikita sa iba't ibang kalsada sa Paris, France. Bahagi ito ng strike ng waste collectors sa French capital laban sa pension age reform na isinusulong ng administrasyon ni President Emmanuel Macron. Nag-aalala na ang mga residente at turista dahil sa mga pesteng maaaring maging resulta ng mga basura. Matindi ang pagtutol ng mga manggagawa sa bansa sa pagtaas ng pension age mula 62 sa 64 years old. Apektado rin ang ibang lungsod gaya ng Nantes, Rennes at Le Havre. Isang linggo na ang nakalipas mula nang sumama ang waste collectors sa pension strike. Ayon sa Paris Authority, kalahati ng mga distrito sa lungsod ang apektado nito. Hinarang ang tatlong waste treatment sites at partially closed naman ang isa. Noong Lunes, March 14, nasa 5,600 tons ng mga basura ang hindi pa nakokolekta ayon sa Paris Authority. Nakatakda namang magpulong ang bin workers ng Kapitolyo upang magdesisyon kung ipagpapatuloy ang kanilang hakbang araw ng Miyerkules, March 15. Sa kasalukuyan, nagre-retire ang waste collectors ng France sa edad na 57 dahil sa mahirap na working conditions. Subalit sa ilalim ng isinusulong na pagbabago, kailangan nilang magtrabaho ng 2 taon pa. Early Briones, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinampahan na ng kaso ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sina Congressman Arnolfo Teves at 2 anak nito na sina Kurt Matthew at Axel sa Department of Justice. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, kaugnay ito sa paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Law at Republic Act 9516 o Illegal Possession of Explosives. Ang naturang kaso ay may kinalaman sa mga nakumpiskang ilegal na armas, bala at pampasabog sa bahay ng mambabatas sa Bayawan Negros Oriental. Kinumpirma rin ang opisyal na bukod kay Congressman Teves, suspindido na rin ang license to own and possess firearms ni Kurt Matthew. Ang nauna pong naisampa nung Sunday po ay yung doon po sa bahay niya sa Basay, property niya sa Basay, kung saan kasama po si Congressman Teves po doon na na-file ng kaso. But this afternoon po, ito po namang bahay niya po dito sa Bayawan, ang isinampa po na kaso po ng PNP CIDG kung saan nakakuha po ng matataas na kalibre ng unlicensed firearms and explosives po. Dinagsa ng mga supporters at kaibigan ni Governor Roel De Gamo ang huling araw ng burol sa kanyang bahay sa Siaton, Negros Oriental. Dito ikwinento naman ng isang witness kung paano nito nasaksihan ang pamamaslang ng mga armadong lalaki sa gobernador. Ito ang balita ni Lane Moreno live. Lalain, kumusta ang naging sitwasyon sa huling araw ng lamay ng gobernador at sino-sino na ang mga bumisita sa burol?
Rosalie, tuloy-tulot ang pagdating ng mga tao at mga supporters sa huling namay ng gobernador sa kanyang bahay sa Shaton na sa Barangay Bunawon, Shaton Negotiate Oriental. At kabilang sa mga bumisita ngayong araw ay isa sa mga matalik na kaibigan ng gobernador na si Attorney Harry Roque, ilang mga opisyal ng lalawigan at mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Maigpit ang seguridad na ipinatutupad sa loob at labas ng bahay ng Digamog compound sa Barangay Bunawon. Sa entrance pa lamang nakabantay na ang mga naka-uniformeng pulis at militar. Pagpasok sa loob, bantay sarado rin ng mga otoridad ang paligid. Sa huling araw ng kanyang burol, napuno ng mga tao ang loob at labas ng bahay ng gobernador. Simula umaga hanggang hapon, patuloy ang pagdating ng mga supporters sa kilala at kaanak ng pamilya Digamo. Si Marisa Panda kasama ang ilang mga supporters kahit malayo bumiyahe pa ng may 3 oras sakay ng truck mula sa kabukiran ng Santa Catalina para lamang makita ang gobernador. Malakian niya ang kanilang utang na loob sa gobernador sa kanilang lugar kaya hindi nito mapigilang umiyak sa sinapit ni Governor. Tanan ang karsada dito ay ang iatiman dayo. Tanan ang iyong trabaho, akong iinan siya, muntun o rapan siya. Ipasulod niya ang trabaho, pisang irilibo, basang katrabaho tanan. Niya, magkaon siya dito balay, ang nataw mo daul niya ako. Iyang istorya, hindi kita siya malipin, pisang kakaon. Magdasok, magmitanan sa balay, kaya ito ng mga tao sa balay. Basta nahaanas siya. Niya, ugon siya, reklamo lang, hindi siya magtipan. Hindi naman makapaniwala ang kaklase noong high school ni Governor Digamo na pinaslang ito dahil simula noon pa man ay mabait na raw si Governor Rowell. Nakaranas din ito ng kabutihan sa gobernador sa kanyang panunungkulan. I can't believe nga mapaslang raw siya sa ingon ana. Kaya di ko na mabuhat o daotan. Maka-Diyos ko na siya. Maayo ko na siyang tao, Jud. Kung nagawa ko yun, ang isa sa matalik na kaibigan ng gobernador, si Attorney Harry Roque, bumisita rin sa burol bago pa ang asasinasyon. Pumupunta na siya sa bahay ng gobernador at sinayuhan nito na ilayo sa gate ang kanyang receiving area para sa seguridad. Handa naman si Roque na maging legal counsel ng pamilya Digamo para mabigyan ng katarungan ang kanyang kamatayan. Kung nagawa ko yon, libre sa mga taong hindi ko kakilala, gagawin natin to para sa tao na minahal natin bilang isang matalik na kaibigan. May panawagan din ito kay Congressman Chavez na kanyang classmate sa Kongreso. Umuwi ka na at sabihin mo kung anong version mo ng mga pangyayari. Samantala, ayon naman sa witness na si Rodelio Quinicito, asawa ng namatay na si Barangay Captain Florenda Quinicito, nakita niya mismo kung paano pinaulanan ng bala ng mga suspect ang mga residente. Ayon pa kay Rodelio, kausap ng kanyang asawa ang gobernador dahil humihingi ito ng tulong sa na makasama sa Tupad program ang residente sa kanilang barangay nang mangyari ang pamamaslang. Si Kapitan, wala pa makakuha na ito siguro kay nitindog pa man siya iyang gihalog si gobernador. Ito nga tumba silang duha, ni anak si kapitan dito sa pani gobernador. Pagkatumba ni kapitan, ako ni hapa manggo, kaya di kami niyong hapa. Pagtanaw na akong kapitan sa ilalom, sa kuhan, mga diagram, kaya doon na biya kami. Patay na mas kapitan. Di, ni action kong tindog kay akong halugon si kapitan. Gihawiran manggo atong tulo katao nga ayaw tindog kay nauga buto-buto pa, basig patyon taanin. Kaya katoo naman itong mga gunman nga patay namin. Kaya di ba yung misloyon ni Gobernador? Nakadagan pa ang bangkay ni Chairman Florenda sa katawan ng Gobernador matapos ng kain na harangi ng mga bala. Si Rodelio naman na nakatingin sa likuran ay tinangkap ang iligtas ang kanyang asawa pero bigla itong hinila ng kanyang mga katabi padapa sa likod ng isang maiksing pader. Kahit nakatago, tinamaan pa rin ang bala ang kaliwang kamay nito. Ang mga katabi naman ito na hindi agad dumapa, tinamaan rin ang bala at nasawi. Ang gunman? Dula, diya. Dili po kasi likod. Oo. Diya si gobernador diya. Parang close battle. Itutukan ko nila si gobernador nga, kuan? Di ko saan nila gianang, kuan o?
Murag silig nila ba ang kwan? Napaiyak na lamang ito nang maalala ang sinapit ng kanyang asawa na ayon sa kanya ay mabait at matulungin sa kapwa. Plano rin nila o plano rin sana nila ang isang malaking handaan sa kanilang 50th golden anniversary sa susunod na taon. Samantala, Rosalie, bukas naman ng alas 3 ng hapon, nakatakda ang libing ni Governor Roel Digamon sa isang private cemetery mismo sa kanyang tahanan dyan pa rin sa Barangay Bunawon, Shaton, Negros Oriental. At ayon naman kay AFP ni General Romeo Browner, sakaling magkaroon ng karahasan o mag-rest back itong mga miyembro ng New People's Army at mga rebelding grupo, ay nakahanda naman ang kanilang mga tauhan. And muna ang ating update mula rito sa Shaton, Negros Oriental. Balik sa'yo, Rosalie. Oo, Lalaine, komo ngayon ang huling gabi ng burol nga ng pinaslang na gobernador. Meron pa bang mga inaasahang personalidad na dumalaw? Ayon kay Mayor Janice Digamo, ay ilan sa mga inaasahan nila ng mga makakadalo dito ay ilang mga residente na hindi pa nakapunta sa mga isinet na lugar kung saan doon nilagay ang burol. Ang iba naman kasi mga kaanak ng gobernador, kahit yung mga nasa abroad ay pumunta na rito. So bukas ang ilan sa mga inaasahan pa rin dyan, ilang mga residente at ilang mga opisyal ng lalawigan na hindi pa nakapunta sa burol. Oo, Lalaine, mayroon tayong natanggap na ulat na idineklara ni Executive Secretary Lucas Bersamin na gawing special non-working day bukas sa Negros Oriental, ano? Dahil nga sa libing nito nga pinaslang na gobernador. Ano naman ang assurance ng mga otoridad na kahit dagsain na mga tao, itong libing ng gobernador ay secured ang lugar? Tama ka dyan, Rosalie. No, tinanong din natin yan about sa security sa AFP at kay mismong kay Mayor Janice Digamo. Ayon dyan sa mga otoridad at kay Mayor, ay nakalatag na yan ang seguridad bago pa nila ilipat ang burol ni Governor Digamo mula sa Shaton, sa covered court ng Shaton, papunta doon mismo sa kanilang bahay. Kanina nakita natin, Rosalie, no, pagpasok mula pa lang doon sa kalsada, meron ng mga truck ng mga pulis at mga AFP doon naman sa entrance mismo ng compound, merong nakabantay. At hanggang doon mismo sa loob ng compound ay maraming mga pulis at security doon na nakabantay. Kasi lugar naman na lilibingan ng gobernador na sa loob mismo ng compound, no, Rosalie. Huling katanungan na lang, Lalaine, ano, dahil nitong mga nakalipas na araw ay mayroong mga in-interview na ang mga tauhan ng media, kabilang na tayo, sa mga witness o talagang nakakita nung assassination sa gobernador. At hindi ba sila nangangamba sa kanilang kaligtasan dahil sila mismo ang nagsasabi nung mga nasaksihan nila at ano ang assurance ng otoridad na mapoprotektahan yung kanilang seguridad sa kabila nung kanilang mga binabanggit sa mga tauhan ng media? Personally, ayon naman kasi sa Special Joint Task Force Negros, kung meron mga residente, meron mga media personnel o merong mga civilian na nangangailangan ng tulong, ay pwede silang humingi ng seguridad kung kanilang pinakailangan o kung meron man silang tatanggap ng threat, ay maaari silang humingi ng security dito sa PNP at AFP, Rosalie. Huli na lang, Lalaine, ano? Handa rin ba itong mga testigo na ito na nakapanayam mo na tumistigo sa korte? O, tama ka, Rosalie. Ilan sa kanina nakausap natin, no? Si Rodilio Kinikito at sila mismo ay nakahandang magbigay ng testigo sa Korte Suprema dahil nga gusto nilang mabigyan ng hustisya itong pagkamatay ni Governor at itong walong iba pa, Rosalie. Alright, maraming salamat, Lalaine Moreno, nag-ulat ng live mula sa Pamplona, Negros Oriental. Binuksan na kahapon ng Manila City Local Government ang Entre Pinay Project sa Bonifacio Shrine na bahagi ng selebrasyon ng International Women's Month. Dito maaaring ibenta ng mga kababaihang negosyante sa lungsod ang kanilang mga produkto upang tulungan na kumita mga ito. Layon din ang proyekto na suportahan ng mga mahihirap na kababaihan upang makapagsimula ng munting mapagkakakitaan. Tampok naman sa launching ng programa ang ilang performances ng mga OPM artist mula sa Wish 107.5 bus. Ito ang balita ni Harry Ilagan. Since we're celebrating the Women's Month, meron po kami tinatawag nating Entrepinize.
a women a business. Bilang pakikiisa sa selebrasyon ng International Women's Month, ngayong Marso, isang Entre Pinay Bazaar ang binuksan kahapon sa publiko ng Manila City Local Government na matatagpuan sa Bonifacio Shrine malapit sa City Hall. Layon nito na tulungan ang mga kababaihan sa lungsod na may munting negosyo na may benta ang kanilang mga produkto. Ilan sa kanilang tinitinda ang sari-saring pagkain, mga locally made na damit, hand-woven and handcrafted bags, at mga pabango. Isa si Chef Kim sa mga natulungan ng Manila LGU sa pamamagitan ng taunang Entre Pinay Project. Sa kasagsagan noong pandemya, nagsimula lamang na magbenta ng Mango Shake si Chef Kim sa Entre Pinay Bazaar na inorganisa ng city government. Pero dahil sa sipag, tiyaga at pananalig sa Diyos, matagumpay niyang naitaguyod ang muting negosyo na ngayon ay isa ng Thai Mango Restaurant. During pandemic, the City Hall invited us na mag-set up ng booth dito sa tabi ng munisipyo. So that time, it's just a table and a blender that time. So that blender, pinurchase pa namin siya using credit card. So basically, utang pa po. So yung time na yon, our goal is to pay for that blender that day. So natuwa kami na sold out siya. Doon po siya nag-start kasama ng mga kapatid ko. Lahat kaming apat na mga babae yung nag-umpisa. And nangarap lang kami na blender lang is mabayaran. Pero right now, after moving, fast forward sa present ngayon, we are operating 5 restaurants within Metro Manila na. Bukod sa Entre Pinay Bazaar, plano rin ng Manila Bureau of Permits na magbukas ng iba pang mga programang pangkabuhayan para tulungan ang mga maliliit na negosyanteng kababaihan sa lungsod. Aniya, kanila itong iaanunsyo sa official Facebook page ng Manila LGU. This is all under Manila Support Local. Under the Manila Support Local are different events na ginagawa natin bilang pagtulong sa mga negosyante dito sa lungsod ng Maynila. So we will keep on helping them, we will keep on mentoring, we will keep on coaching until the time that they become a successful business. Nagsisimula ang Entre Pinay Bazaar simula alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi dito sa Bonifacio Shrine, lungsod ng Maynila. Magtatapos naman ito sa araw ng Linggo. Ayon naman kay Manila City Vice Mayor John Martin Nieto, full support naman ang local at national government sa lahat ng mga magnanais na magtayo ng maliit na negosyo sa Maynila. Huwag silang matatakot. Kasi pag natakot sila, hindi nila masusubukan kung kaya man talaga nilang magnegosyo. At sa pagninegosyo naman sa Maynila, maraming gumagabay dito na mga NGO o yung mga private natin na mga kumpanya na... At ang business permit natin, ang lokal na pamahalaan na nagbibigay ng mga seminar para tulungan yung mga nagsisimulang negosyo. Samantala, tampok rin sa naging launching ng Entre Pinay Bazaar ang naging isang FM station on wheels na Wish 107.5 kung saan nagtanghal ang ilang OPM artists kabilang na ang bandang Nobita at actor-singer na si Wilbert Ross. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Yun, si Rosalie pumuli ang aking kasama. Talaga pag si Rosalie kasama mo eh. Okay, sige, lang. Hinggil sa usapin dyan sa... CPC o yung Certificate of Public Convenience ng lumubog na empty motor tanker Princess Empress. Ang sabi po ni Ernesto Cañete, hoping sana hindi PCG ang salarin. Ginawa lang nila ang kanilang trabaho. Yan. Yan. Hinggil naman sa issue na hindi kalakaran ang drug reward. Ayon kay Linda Tavas, dapat sunugin lahat ang mga nakukumpiskang droga. Ipakita sa publiko nang sa ganon, maniniwala kami na ito'y hindi ibinabalik sa merkado para ipagbili ulit. Yan, ito naman. Eh, medyo suwabi muna tayo. Adobo Google Doodle, si galing kay Yvette. Wow, thank you Google for celebrating our cultural tradition through food. Our dish, the Philippine adobo. Sarap, nakagutom. Ang bilis ng panahon. Oo nga eh. Ano kaagad, midweek kaagad. At akinsi ngayon, Rosalie, baka... Bilis talaga. Baka namin na sa amin ng mga asawa dito. O, sige, napakabilis ng panahon. Kaya mga kausi, samahan niyo po ulit kami sa mga susunod na araw sa pagbabantay ng mga balita at paghahatid ng serbisyo publiko. Eh, i-shoutout na natin ang ating mga kausi. Happy Wednesday po sa inyo.
Katulad na lamang nila John R. Caraan Castillo, si Vinny Vidi Vici, ba? Vinny Vidi Vici, si Marialyn La Torre. Ganon din po, shout out kina Jonard Casas, Gloria Pamarsa at Arlene Kyong. Yan, maraming salamat po sa inyo. Ito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Unang Pedro 2:9 na nagsasabi, sapagkat ito'y kalugod-lugod, kung dahil sa buding ukol sa Diyos ay magtiis ang sino man ng mga kalumbayan na magbata ng di matuwid. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.